Mayong buntag, Jensan! Ang pagsabwag sa liso sa katalimbanong kayuhan mao ang pinakahamili nga kabilin sa tumakabataan ug maoy magsilbing hinagiban sa pagkabot sa tinuod nga kausaban. Adlaw karon nga Biyernes sa Enero 21 tuig 2022, ako si Adonis sa Betco Presilias, ang inyong masaligan sa pag-atod sa pinakadagkong balita ug impormasyon gikan sa alas 5 hangtod sa alas 6 sa buntag. At damo kaninyo ang mga balitang humahataw sa Hataw Balita. Mayong buntag kaninyong tanan o ginautunta nga naatang tanan sa Kapiskay sa atong mga panglawas ug puno og gihapon kita sa kadasig sa pag-ampo ngantos kay tasaan sa tanang mga grasya nga atong nadawat. Og di po nato kalimtan kadto mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o mga special occasion sama sa anibersaryo, birthdays, labi na kang Madam Yelsey Yasay Katulpos ang atang kapika sa kinabuhi ni Sir Elmer o sa maidito nga pagpanimbaya. Happy, happy birthday. Nya, di nato kalimtan mga kabrigada. Matag adlaw, matag yun nato sa sayo sa buntag. Kada buntag, magkuta o ginta o maksan coffee. Kay mao kini ang makatabang pagpalaski sa atong lawas o nya, pagkahuman ato kining sundan o maksan kapsul. Gusto ta mag-diet, gusto ta nindot ang atong paminaw sa atong lawas. Maksan kapsul, kay bisan pag di ka magkaon, no, ni mga sangkap nga makatabang o palaski sa ato lawas sama sa kamunggay o uban pang mga sangkap nga dako kay tabang. Samtang ani ana ang mga hataw balita karong buntag. Sa atong headline sa mga naguna o nagbagang mga balita, active cases sa COVID-19 sa rehiyon, 12 na lamang, rehiyon 12, ana-ana lamang sa 2%. Region-wide vaccination campaign ipahigayon sa DOH sa 12. Samtang workplaces sa buot kini konsidera nga vaccination site na usab. O gatulay sa diversion road gibabagan o balik. Ana-ana lang karon sa 2% ko na 1,287 ang COVID-19 active cases sa Soccsksargen region. Base kini sa January 19 niining tuiga sa COVID-19 tracker sa DOH sa 12. Sulod sa 1,287 nga aktibong kaso, 36.1% kon 465 niini ang asymptomatic. 56% kon 721 ang mild cases. 6.4% kon 82 ang moderate. Samtang 1.3% kon 17 ang severe o 0.2% kon 2 ang critical. Matod pa sa DOH 12, dako ang mamahimong tabang sa bakuna aron mapaubos ang kaso sa mga nakasinati o moderate to severe symptom. Dugang pa niini nga kadaghanan sa mga kumpirmado nga kaso mga individual nga dili bakunado. Majority of our active cases are mild. We have 56% and asymptomatic we have 36.1%. Maybe because we are intensifying our COVID-19 vaccination rollout all over the region. Kaya despite my cases po tayo ng COVID in our region, nasa mild or asymptomatic lang po yung ating majority of our cases. Sa gipagawas nga datos sa DOH 12, naguna na ang pinakadaghang kaso ang Jensan, Coronadal City, Pulomolok, Kidapawan City ug Tupi. Panawagan sa mga eksperto nga mamahimong responsable sa pagsunod sa health protocols aron maprotektahan ang kaugalingon batok COVID-19. Samtang
Garita, sa lain pagbalita hatod kaninyo sa Maxan Capsule, walang atrasan. Nagpahigayon og region-wide vaccination campaign ang Department of Health 12 kon ginatawag nga bayanihan bakunahan campaign na sugod sunod semana. Target sa baaw nga vaccination campaign nga mabakunahan ang anaa sa 1,220,139 ka individual. 12 anyos pataas. Saysay sa Region 12 nga bisan pa man nga daghan ang miapil sa gipahigayong National Vaccination Day ning milabayng tuig. Gamay gihapon ang vaccination turnout sa rehiyon. For these two rounds of our Bayanihan Bakunahan, we need to utilize a region-wide society approach, a region-wide of government approach. Our target for these rounds is approximately around 1,220,139 individuals with zero doses, but we will be also be giving importance to those who would receive their second doses as well as to their booster doses. Gatuo ang pipila ka mga residente nga sa panahon karon dili gayud angay magkumpiyansa maong kinahanglan magpabakuna na. So kailangan yung ka-fully vaccinated, so kailangan yun siya. Matanda na ako, kailangan ko din maprotektahan yung sarili ko at saka pamilya ko. Importante yun kay para man sa protection sa lawas. Usa sa mga ginikonsidera sa DOH 12 mao ang pagpahigayon og 24/7 nga vaccination sa rehiyon. Apan dakong hagit kanila ang seguridad sa matag lugar. Ipahigayon ang first round sa region-wide vaccination karong January 24 ngadto sa 26 ning tuiga. Samtang sa Pebrero 7 hangtod sa 9 ning tuiga usab ang second round. Ay balita aton kaninyo sa Maxan Coffee sa gipagawas nga Executive Order number 01 Series of 2022 sa Section 5 niini. Nakit-an nga ang tanang barangay ug kapulisan tagsa-tagsa ka mga area of responsibility kinahanglan hugot nga pagpatuman sa mga restriksyon batok COVID-19. Mao nga ang barangay Kalumpang ginapahimangnuan na sa ilang mga nasakupan mahitungod sa ipatumang restrictions ilawom sa alert level 3. Ingon man ang pagpresenta og sa COVID-19 vaccination card sa mga transaksyon. Now ang naisgutan po sa ITG no box to entry. So kana bagod nga pamaagi kung implementar na to na much better kay isa bang nga ang prevention na to sa pag scatter sa virus na dili na matakdan. So kana ang ginahimo nato nga pabaksin. So para mahimong safety and secured kay bilang ang atong mga katawhan sa atong barangay gabi na sa atong Dear Santo City. So exposed sa ilang mga trabaho. So pag-uli gisod kayo nga dili ka bakunado. So possible nga nagadala kang virus dito sa imong pamilya. Ginakonsidera karon sa Department of Labor and Employment kuna duli ang posibilidad nga tugutan ang mga workplaces nga mahimong vaccination site aron mamahimong mas accessible sa mga empleyado nga ang magpabakuna kontra COVID-19. Gibotyag ni Dole Under Secretary Binjo Santos Benavides human sa pito nga mga butika o ga clinic sa National Capital Region kon NCR ang ginatugutan sa panggobyerno nga makaturok og primary doses o ga booster shot sa tungod sa COVID-19 pandemic. Nasayran nga ang programa gingalan o ga risk bakuna sa mga butika tumong nga maturukan ang 3,500 shots sa tibok pilot run niini gikan sa Enero 20 hangtod 21.
Matod kang Benavides nga ang lakang sama kini sa gihimo human sa pagpatuman sa no vaccine, no ride policy sa Department of Transportation nga nagdili sa mga dili bakunado nga makasakay sa mga pampublikong sakyanan gawas lamang kung kini ala dunay medical o essential nga rason. Sa ato police report, kining report hatod kaninyo sa Maxan Coffee, Maxan Capsule, walang atrasan. This is Ice Kabang Samuro Islamic Freedom Fighters, ang voluntaryo nga mersurinder sa sabakan sa gobyerno sa Barangay Mita, Dato Unsay, Maguindanao. Matod pa, nga pito sa misurinder, membro sa ilawom sa BIFF, Karyala na Paksyon, o ang siyam ilawom sa Bungo sa Paksyon. This is Ice Usab ka mga managlahing matang sa armas ang ilang gisurinder. Ang mga misurinder na kadawat o livelihood assistance alang aron makatabang sa ilahang pagsugod sa bag-o o malinaon nga panginabuhi. Laing nagbaga o nagdilab ka mga balita gidobli karon sa General Santos City Police Office. Ang ihap sa mga checkpoint sa Dakbayan alang sa pagpatuman o election gun ban. Gikumpirma mismo ni City Comelec Officer Attorney City Garangan ang pagdubli sa mga checkpoints sa Dakbayan alang sa pagpatuman sa eleksyon gunban. Matod niya, gikan sa 36 nagunang checkpoint, anaana kini sa 29. Gibutyag usab ni ini nga duha na ang nasakpan o duna na nasakpan sa checkpoint nga misupak nga sa ginapatuman nga eleksyon gunban. Para sa akin, hindi naman siya talagang kailangang doblehin, no? Pero talagang ano lang talaga yung ating mga PNP and AFP counterparts na parang ano lang talaga sila, kumbaga sobrang active nila, okay. No? So talagang siguro yun yung dahilan kung bakit dinamihan nila yung COMELEC checkpoints. As of last week, kasi weekly din kami nagsasubmit ng report sa province, as of last week, nung Monday, as of Monday, isa pa lang. Manahulihan. Padayong ginaawag sa COMELEC ang publiko nga sundon ang ginapatumang palisiya sama sa pagbawal sa pagdala og mga armas ilaom kini sa COMELEC resolution number 10728 asa ginabawal ang pagdala og bisan unsa pa man nga matang sa armas gawas lamang sa kapulisan, sundalo og uban pang law enforcement unit nga on duty. Samtang nakahanay na usab ang mga lakang nga pagabuhaton sa otoridad dili lamang alang sa ginapatumang election gunban, lakip na usab sa seguridad labi na sa pagsugod sa kampanya og atol sab sa adlaw sa eleksyon. Ngayon pagbalita aton kaninyo sa Maxan Capsule, walang atrasan, walay nasalbar nga gamit ang pamilya ni Nelly Umagtang human nasunog ang balay ni ini. Human makadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen sa Bureau of Fire Protection kon BFP Jensen alas 5 sa hapon, gilayon kini nga may responde sa lugar sa pag-abot sa mga personahe sa BFP. Dako na ang kalayo. Migawas sa investigasyon ang hinungdan sa sunog mao ang anak ni Duna Umagtang, 7 anyos, nga nagdula matud pa og puspuro. Kini ilahang nakumpirmar pinaagi sa pag-istorya sa bata. Matod pa nga ang ginikanan atong higayuna miadto kadali sa ilang tindahan sa Baluan Park. Nakita na mo nga ang dili siya mahimong electrical kundi ang bata mismo. Sa sila'y bata nga nagduwa o kalayo. So ang kaning bata itong naka-istorya nga di ko na kisaysay sa bata ang maong panghitabo diri na wala po nila gituyo ang maong pagkontrol kari lang may part lang sila dula-dula. So yun is ato ko nang ikuan kaya kaya tungod bata man ang maong responsable sa mautunog o laharap po ato na nang iulog na accidental sa nature in the sense na ang pagdula sa bata sa maong kalayo is beyond sa iyang capacity to judge nga ang iyang action is
malambigit dito sa Mount, dako nga damage sa o pagkasunog sa Mount Balay. Gibana-bana nga naa sa 75,000 ang nahimong damyo sa sunog. Maong pahimangno sa Bureau of Fire Jinsan nga kanunay nga bantayan o dili biyaan nga walay kauban ang mga bata sa Panimalay. Dugang usab niini nga ibutang sa lugar nga dili maabot sa mga bata ang mga butang nga pwede mahimong sinugdan sa kalayo sama san lamang sa posporo o lighter. Arita sa ikaduhang hugna sa atong balita apan sa dipa kinahanglan nga inom kita og Maxan Coffee katong maupay pagmata Maxan Coffee imna nya dayon natong lakaw human natong gakaon pwede dayon ta mo inom og Maxan Capsule walang atrasan. Naka-release na og 70,200 ka mga business permit sa siyudad sa Jensen sukad kagahapon adlaw Enero 20. Ang proseso gi-extend hangtod sa Pebrero 28. Apan sugod-sunod simana, kinahanglan na ang appointment o na makaproseso sa ilahang renewal. Dugang usab ni ini nga dili tanang negosyo mahatagan og permit sama sa tradisyonal nga sabong kundiin ginadili ilawom sa Executive Order Number 01 subay sa pagpailawom sa Jensen sa Alert Level 3. So hindi ka i-cater kung wala kang free appointment. Yun ay sa business permitting natin, no? So, yung mga naka-apply na, okay, well and good. Pero hindi pa naka-apply, kailangan nila talagang sumunod noon sa pre-appointment ng pag-renew o pag-apply ng business permit. Maunga padayon sa pag-auhag ang labaw sa BPLD. Si Geraldine Zamora, nga ang tanang wala pa makarenew, magparenew na. Karong Enero 20, anaa sa City Mill 200 ang nakarenew o 58 ang bago nga nag-apply o business permit sa siyudad. Target sa business permit sa licensing office nga makakuha o 12,000 sa kinatabuk ang ihap sa renewals karong tuiga. Laing nagbagang balita, City Treasurer's Office nagpahigayon o evaluation sa mga aplikante nga mamahimong labaw sa ilang buhatan. Doon na naitulo ka mga qualified applicants ang buhatan sa City Treasurer's Office kung CTO sa posisyon sa City Treasurer o Bureau of Local Government Finance kung BLGP, GF. Maong mutanaw sa mga aplikante, maokin ay mutanaw sa mga aplikante nga buot mo papili sa maong posisyon. Usa sa mga aplikante, maong posisyon sa kasamtangang City Treasurer nga si Sinaida Iturma. Sa pagkakaroon, nagpagawas na o rekomendasyon ang alkalde sa siyudad nga sugod Enero 14 ng tuiga si BLGF, City Director Jeannie Tidira. Mauna ang mamahimong officer in charge kung OIC sa opisina sa City Treasurer's Office. Naisgutan usab ang kalangay sa sweldo sa ilang mga empleyado. Oh, tapos na, nag-apply na kami. Mayroong mga tatlong highly qualified applicant. Si Ms. Marilyn Balabat, 45 years in the service in the Treasury and accounting, and ako in the local government unit, no? Unique din ito siya kasi it's the only position in the city government na city government ang nagabayad ng salaries niya at nakalagay siya sa plantilla ng city government. Pero ang appointing authority niya, Department of Finance. So yan ang uniqueness dyan, no? Department of Finance Secretary, yung Assistant City Treasurer at saka City Treasurer na mga posisyon sa lahat ng local government units in the Philippines. Samtang nga niya pa, ang katapusan nga balita nga itong itunol kaninyo hatod kaninyo sa Maxan Coffee. Wala gihapon mahuman ang taytayan nga buot himuong 4 lanes sa DPWH sa Barangay San Jose. Tungod sa ang miangkon nga matod pa na nag-iya daw sa party niini nga si Abraham Bio.
nagpatukod og tarpulin nga nagkanayon, warning, no trespassing. Ang alapad nga dalan nga inay 4 lanes na nahimo na lamang nga 2 lanes. Resulta kini nga langay ang paghuman sa maong nga taytayan. Ang mao project gipangunahan sa Vicente Lau Construction kasadihang miadto ang Brigada News Team sa site, wala nay bisan usa ka trabahante nga nararbaho sa taytayan. Dako ang epekto ni ini sa mga motorista nga adlaw-adlaw musulod gawas sa Barangay San Jose. Nang hinaot na lamang sila nga mahuman na kini aron dili na madisturbo ang mga buot moagi sa maong barangay. Sa ako, Manggol, hapit mga disgrasya, Manggol Drio, kay tulid, sarang Godrio sa tulay, Manggol. Muna, dapat makuha ni Bano. Turbo kayo, ma'am, kailangan gidsang maikuha ng tulay dito, ma'am, eh. Kay dili, Manggol, na madisgrasya ba? Madabi lang dakakod kayang sakyanan. Siyempre, di maiwasan ba, muli kay mukating, ano, madisgrasya, Jud. Wala yung gina, ma'am, tama, tapos ang taning tulay. Pero wala yung madisgrasya na lain ba? Hindi, ma'am, pundakan man yung pinanggaay dira o kay tungod aning dalan. O na yung kung anong tani nga para ma, ano, matiwas nila ni. Para dali, para nga, dagan na si Gracia dira. Tunga-tunga sa kuan, tulay. Kay tungod sa kapigado sa dalan. Sa traffic, natural na ko siyang epekto. Diba? Kasi kailangan mo mag-maneuver sa gabi na wala kay dili siya illuminated. So, ang supposed to be 2 lanes para sa dire sa southbound. So, ang northbound apektado. So, nakapektado ta ka ng land title nga problema diha. So, for me, kung ang gobyerno may karapatan man na magkuha sila, power sa gobyerno na iinkuhan, pero sa proper compensation dapat kasi kaso na nila, bigot sila na pagkakit sa project. Kasi mag-suffer lang yapon kami mga motorista. Although, frequent traveler mi dire, mas lalo na itong mga dili familiar sa area na malay mo, sila naka-sidente nga almost makakwander eh, pero inala, congested, kailangan nimo na yung mga emergencies, di nila makaresponde kay nawa na ang flow sa traffic. Gisulayan sa Brigada News Team ang pangayuan o kapamahayag ang Vicente Lau Construction apan pakyas kini nga mihatag sa ilang komento. Mga kabrigada, standby lang mo, samtang standby ta, di na ito kalimtan ng mag-coffee ta, no? Sayo sa buntag, aron mainitan po na nga itong tiyan. Mga kabrigada, bubalik pa ang Hataw Balita! Mga kabrigada, mao ka na ang itong mga Hataw Balita karong Biyernes sa buntag. At ang uban pang mga balita, ang engkwentro alas 4 sa hapon, sundan kini sa Runda Brigada. Ako, si Adonis Betco Presilias, manamili itong miingon, dream for a better life. Dream the Jensen dream. Dream. Barug Jensen. O garo na makumplito ang atong adlaw. Ato nang ipasa ngadto sa pika sa lawag. Pinaagi sa atong mga barkada, kabrigada nga ba? Bahal na ba? Nawa, magos bahal dili. Dil Baltua, Dil Bartulaba, o si Justin Manansala. Mayong buntag! Sa kahato na morning, say mo, sir, Adonis. Namiss niya si Kabrigada Val, Dil Valtolaba. Oh. panic attack gawin. Oh. Pero asa man din si Kabrigada Val? Hala, pasig nagpa-hair, ano na to ha? Transplant? Nagkuhan to ha, namalandong. Namalandong. Okay. Sensitive ang bunbunan eh, pag ganyan. No? Sige. So, ano sa may plano ni mo karong weekend, Kabrigada Adonis? Maog yapon, Kabrigada Justin. Maog yapon karo sa Bandung. Ano ta para sa Kabrigada? Uy, Barangay Kunil. O niya, alaon na. Standby ta. Ah, nice. At least, karon padayon gihapon ng Brigadahan. O siyempre, dili lang nasa Jensen. Mm-hmm. Sa uban pang lugar Asian sa Pilipinas, adunay Brigadahan. Maong ang Brigada, dili lang katabang dari sa Jensen. Oo. Bisan sa Tibuok na. So, o, dili lang karon dugay na. Diba? Okay. Imagine ta ng mga stations nato nagtabanganay para sa mga biktima sa Bagyo. Yung Odet sa Mindanao, naapod sa Visayas, ugang Luzon, nagpadalapod og mga tabang. Oo, oh, og syempre, frontliner nato na dira, sila Kabrigada Val. Oo. Kabrigada Adonis. Dagang salamat. Balik po lang ako natawag sa'yo. Kabrigada Val. Kabrigada Adonis. Dagang salamat, Kabrigada Val. Mga Kabrigada Adonis. Kabrigada Adonis. Balusanay rin eh. Dani Malus. Mga Kabrigada, dira lang mo. Kay padayon ta sa Chikahanog Balitaan sa pagbalik sa...
Morning Hataw with Justin and Dill. Kilos galaw, mga kabrigada. Isa kahataw na morning. Karon ay Friday, January 21, 2022. Ako si Justine Manansala, Lunes, Santo Biyernes. Makihataw na. Biyernes na gyud, mga kabrigada. Sabay yung mininyo sa usa kalingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo. Ug mga hataw na balita ug mga hisgutan kasadya ako. Si Dill Pilapil Bartolaba. Let's dream for a better life. Dream the Jensen dream. Barog, Jensen, ugubanan pa nato. Ang ato ang Friday morning, ug puso at garing syempre, ayaw ninyo kalimte. Pagmata, diretso na. Maxan Coffee, mga kabrigada. 8-in-1 ang Maxan Coffee. Sandstone Coffee, maong Max Healthy. Magsarap labaw na karon kay halos tanan, ginaubo, ginasipon, ginalagnat. Dapat inyong mga ginainom pampainit. Healthy yun kayong kompleto sa mga nutrients. Sunod na mga kabrigada, gabi na ako sa usa ka pharmacy na ano mga limit ang mga pagpalit ng mga paracetamol, ingani-ana. Kahit uwan lagi murag kulang ang supply o daghan kaayo na iubuog lagnat karon. Unya, box-box yun ay ginapalit sa mga tao. Sana, kaso hanggang isang pad na 20 box-box pieces yun lang. Ang ginapalit na sa mga tao? Hindi, hindi, hindi na allowed. 20 hindi pieces ba, pero mo gani, box-box yun ang ginapalit sa mga siguro. Tao. Ako, yung aking ano, isang box talaga binibili ko. No, kay kung 20 pieces lang, let's say 4 times a day gainom, kulang. Kulang dyan kaayo. Ay, pero 5 days, pwede hapon. Pwede na. Pwede na, human naman siguro ang lagnat sa 5 days. Saro, di pa naman. Ang problema ko, lima mo sa pamilya, lima pod mo, gilagnat. Yun ang budget yun, isa lang. Like, pero hindi, kung naman kay lagnat dyan, dapat 4 hours a day, 4 hours dyan ka mo inom, every after 4 hours. Every after 4 hours. So, kung dili ni mo na matuman, maraglabo dyan na magaling ka. Oo, tapos kung sana, kailan mo lang feel. Kung kailan paayo na ka, muinom gihapon kay. Like 1 to 2 days after that. Yun. Para sure na makarecover ang lawas. Mm-hmm. Kita lagi diri sa Pilipinas, tipid-tipid bang tagtambal. O muinom tagtambal, paglala na ang sakit. Yes. Ay, na dapat. Pag-isod na. Dapat pag bago pa lang, pa lang, gamay pa lang. Inuman na. Para mag-stop na kasi agad. Kasi kanang pag-tiis na to sa pain ba, naamang gunay effect sa to ang utok. Mm. Kay ang pain, ang register ana sa utok man gihapon. Dili man yun sa main part sa so, lawas na to. So, paano pag tinitiis mo lang? Unasa. Ma-stress yung utok. Magalang so, ang utok, vein, ka, kaya ang nerves dito, muna ang mas ma-damage noon. Instead na ma-address na kung asa man ang sakit, na magdugay-dugay, malala pa hinoon ang sakit. Muna ang diri sa Pilipinas lagi, ano man good kayo na to, dili na to priority ang health. Because food and survival sa yun, ato ang una hanggat eh. Hanggat kaya pang mabuhay, go lang. Hanggat diba? Kaya mo tindog, yun ang mahirap. So go tapos lang. Usahay diri pod part sa tong savings ang pang hospital. Murag wala tayong ano. Wala gid gay savings. Oh, sa bagay. Bay, nakaka-save tayo kung nakay gusto paliton ng bagong sapatos. Tinuod ko na. Kuning jud ka. Digyod kung naanay paabot na COD sa Shopee. Yes, so, ay, na-save ang part. Mapugos jud ka, mga kabrigada. Sa free shipping. Sa to. Naaman lagi mga ano no? Mga set aside. Grabe. Makatipid jud. Ko ano. Oh, di ba? Pag makapalit ka, nakay mga gustong paliton, pero pag check up gani, marag, wala man tayo kwarto. Uy, inom-inom na lang mga ano mang good, no? It's the attitude of scarcity na naatang mga Pilipino. Dahil kulang ta pirmi, deprived ta. Kung naatay gamay na sobra, igastog yun na to na. Feeling na ko. I-enjoy yun na to. Muna rich dad, poor dad na psychology ba? Na ang rich dad, save and save and save. Kung naagoy ma-allot for bigger things. Kasi syempre, never man siya naging nakaramdam na kulang. Uh-oh. So, dali kaayo na mag-set aside for more. Kay murag daghan man. Kaya ra, sobra. Unlike tong poor dad. Oo, na daily, na daily yun. Pero mentality na na siya. Oo, so kailangan. Meaning, kinahanglan, kaya na to. Kaya nun, rich dad kasi mentality. Kahit 100 peso, savings yan eh. Diba? Gamay na para sa uban, pero kung gusto di mo mag-save, mag-save jud ka. Pero actually, dali na siya ingnon. Mm. O mas dali na sa imuha karon kay naakailain na ginaisip yun. Naakailain priority. Oh, pero kung sarili lang nimo. Sarili nimo. Pudan eh. Murag mawala lang. Murag mabuyan lang. Tinoon. Oo, sige. Ngayon ko lang na-realize. Nakagalagal. Day or back today. Binyag naman ang anak mo. Bukas pa. Bukas pa. Ready ka na. O ano. Pero bitaw mga kabrigada, daghang salamat sa Mayana Band. Dato na kauban taas kay ilang energy. Karong morning, marag wala pa di mga tulog kay na sila diri gabi.
para mag-set up. O karon na po sila wow! Direkto. Wow! Daga salamat, Mayana Band. Lamig yun pag umpisahan tag-tugtog. Oo, oh, oh, nakaka-hype. Maka-feel good. Tapos ang ganda din ng song na napili, di ba? Upbeat na yeah. Agad. Music gani daw is a universal language. Oo, oh, oh. Na kahit hindi mo naiintindihan yung lyrics, pag yung tunog narinig mo, nasasaktan ka din. Oo, oh, oh. Tanawa, good ding mga Korean oh, ano oh. Artists na wag kita kasabot pero memorize na to. Oh, makaiyak-iyak pa tayo minsan, di ba? Oh. Walang kabalong sumasong sa mga K-pop. Alam, hindi ko din ano. Alam. Patay tayo. Isa lang napanood ko. Patay tayo sa BTS isa Army. Isa lang napanood. Ah, ma'am. Okay, BTS Butters. Who ah, like ako. And, oh. You are my universe. Okay lang yun. Pero yung mga ano, mga Dynamite, mga Black Pink oh, in your area. Isa lang din kasi. English lang itong game. Oo, yun lang din ang alam natin. Hindi tayo fanatic. Pero ano, ang isa lang kasi talaga na umaling ako na Korean novela eh. K-drama. Mm-hmm. Yung sa parachute, ano yun? Crash landing on yan you. Yan lang talaga. Actually, daghang ako, daghan ko gitanaw, pero di ko ma-addict. Mm-hmm. Depende. Gusto na ako, di mo ka ng natural, gusto nang nawong sa bida. Oo, oh, okay. Walang ka. Kundili. Ito yung mga klase ng tao na, purahin, alago, kayo yung ano, no, lalo. Well, there's nothing wrong with that, ha? Oo, lalo there's na sa kanila. There's nothing wrong with that. Labaw na sa ilaha, na ka na ang ilahang beauty tourism. Oo. Unang gihimo sa ilahang country. Unang step na, nagipagwapa, ipagwapo nila ilahang mga mamamayan. Ay, mamayan. Mamamayan. Mga Koreans. Kaya para, mauna ang maging source nila of tourism, which karon tarawa. Effective kayo. Effective kayo. Diba, halos lahat gusto ng Korean world. Globe. Yes. Even ang state karon gadahan-dahan na pod na influence na sa Korean wave nga ginatawag. So, dira pod eh makita nato na importante sa tao gyud magsugod. Oo. Tao gyud. Sa itsura, patay. Sa tao. Patay. Kay, sa tao gyud. Kay kung sa Pilipinas, nako malaki-laking trabaho to. Uy, mao nang dreamy. Hindi, puwede mo na tong pwede mahimo og kanibang reverse ba na tourism instead na weakness na sa mga Pilipino, why not i-improve ang rhinoplasty dire? Oo. Kita ang maging number one destination for rhinoplasty. Pwede. Because we have a need na paayusan na itong mga ilong. Oo. Okay. Tapos, dagan mo ato dire magpahimong ilong. Oo. Diba? Rhinoplasty. Medical tourism naman na pwede kaayo dire kay daghan mag-genius sana mga maganda doctors. Din sa Pilipinas tuli. Diba parang hindi naman lahat nagpapatuli. So tayo. Europeans wala. Oo. Pero karon na good naana. Naana yung option. Naana yung option na pagpanganak tuli diretso. Ah. Tanggal na dahil ng foreskin. Ay, hindi niyo ma-experience yung mga ano, mga kamatis. Oo. Wala, wag. Mas maganda magpatuli mga elementary. Ako mag-high school na ako nung nagpatuli, nagdalawang isip pa ako. Parang ayoko pa, buti na lang napilit ako ng nanay ko. Ako kami sa akong mga pinsan, kaya pag natuli na itong mga boys sa mga pinsan, hala, magsisipilan yun ka. Sa nature, Ana. Kung nagkamatis ba, Jud? No? Pero dito... Kung ka rin nagkamatis, maghubag, infection. Oo, maghubag. Hindi lahat kasi nagahubag. Ika na mabutoy, good siya. Marajog kamatis. Marajog... Sakit na. Sakit? Yung recovery, yung pagpatuli, hindi. Ah, sakit ang recovery. Oo, ngot-ngot-ngot. Tila ka-adlaw. Mga 1 week lang man. Pero 1 week sa bata, mura na ng dugay forever. Na kayo, di nakadula, di kailangan na, sumbalay. Sinapil ka na, nga t-shirt sa papa, tapos anaon pa ang shorts. Pero karoon dahil pandemic, perfect time magpatuli, kaya di lima kayo makagawas. Oo, sige. So karong summer, magpatuli na tama ka brigada. Nakisabay. Mga ka brigada, padayon ta sa itong mga hataw nga lingaw, mga balita. Mga kabrigada, wala na to. O sa mala pa nagparehistro ha, dunay libre nga birth registration sa Malapatan, Sarangani Province sa muabot nga bulan sa Pebrero. Subay kini sa pagselebrar sa Civil Registration Month kada tuig. Ang pag-obserbar sa Civil Registration Month nagtumong sa pagpahinumdum sa mga lungsuranon sa ilang katungdan. Sa pagpagrehistro sa mga buhat sa mga panghitabo mahitungod sa status sa tawo. Ingon man na paglambo sa tibuok nasod nga kahibalo o pagdayeg sa legal, administrative o statistical nga bili sa document sa civil registry sama sa birth, death o marriage certificate. Subay niini, ang Municipal Civil Registrar's Office sa Malapata nagpahigayon og free birth registration sa tibuok bulan sa Pebrero 2022. Sa mga dili rehistrado nga mga residente nga natawo sa Malapatan gikan 1972 hangtod karon daghan gihapon daghan kaayo ang walay birth certificate
lalo na ang IPs, daghan ang wala pa'y birth certificate. Very important siya. Oo, kaya para sa mga documents, sa school, tanan dyan, mga kabrigada. So, i-grab na ito din sa mga taga-Malapatan ang inyong libreng birth certificate or birth registration diha. Paspas ra ba ya? Paspas ra ba? Oo. Kaya itong pag-apply na ako sa akong anak, pila lang kaadong ipabalikan na dahil na siya birth certificate. Pero katong color green. Faster LCR. Na siguro karon ang process. Oo, feeling process. Ko. Kay marag, syempre. Oo, kung mag-request ka kung ano kay existing, online na lang eh. Uh-oh. And then pwede nila ipadala na lang diretso. Deliver na lang sa inyong balay. Oo, unlike yan yung PSA, di ba? Dili na hindi mo kinahanglan mo pila. Grabe, pila diya sa Bayan Santiago. Before, karon. Pilahan na yun diha. Oo. So, sa ato mga kabrigada, pwede mo mag-online. Labi na kung dili pa ninyo kailangan today, Jod. Mm-hmm. Mga after 1 month pa. So, atagi sila at least 1 month, no? Mm-hmm. Pero pila lang nakadlaw. Oh, ako ang gina-wish na kaniuntang pag-change yung name or pag-correct sa mga pangalan. Mm-hmm. Mas barato unta mas ang bayad. Dali, no? Mas dali. Kaya naay ubang mga correction na paspas lang. Pero adunag yung dugay, kailangan pa rin mo atong korte. Oo. Which dapat paspas ra. Kahit pangalan man na ni mo. That's my name. Oo, marag... basic magkaayos siya. Ang tamabuhat so, na pagkakaayos. Pag-aan-gaanin natin. No? Oo, or even pag-drop sa mga last names. Mm-hmm. Or, kaysa ubang nasun, paspas ba yan mag-change oo. Your names? Bigla mo lang gusto mag-change ang pangalan. Oo, no? Meta piece na ka na sa NBA uh-huh. ng mga pero ang lisod mga good mga kabrigada, labi na ka ng mga mag-fill up good ta, ipa-double check man good na sa tuwa before nila i-finalize. So, i-check jud din nyo. Labi na sa mga bagong panganak, ipa-check jud na nila isa-isa spelling and all. So, i-check jud og maayo. Sometimes, mag-good i-check. Pag re-ano na po nila, na po. Mali na po. Dili, ang ginagawa nila ngayon, nilalabas na nila yung birth certificate talaga. Tapos, bago ipadala sa LCR. Ang sanay, lahi karon kay computerized naman. Oo. Before, itong typewriter, mo na ang daghag errors. Eh. Karon less na siguro ang errors. So, at least, di ba, i-check jud, mga kabrigada. Samtang, gidoble sa mga kapulisan sa Dakbayan, ang mga lugar nga dunay checkpoint isip pagpatuman sa election gun ban nga gisugdan kani aging January 9. Ang dati nga 13 ka mga unang checkpoints karon nahimo nang 29 sa gihatag na report sa mga kapulisan. Gikumpirma kini ni City Comelec Attorney City Charmaine Pangandayan Garangan sa pagpatuman sa Balaod Ilawom sa election period dunay usa ka dakpan sa ang mga kapulisan. Panawagan ni Attorney Garangan nga kinahanglan nga mosunod ang mga katawhan sa mga ginapatuman nga mga polisiya aron dili magkaproblema sama sa pagpadala og arma o pagdala og armas sa gawa sa panimalay kun walay certification na mapakita gikan sa COMELEC. Mm-hmm. Dugay naman so, na exemption. Kay na may certificate gikan sa COMELEC. O kung ana gyud, kumakuha gyud mo pero in general bawal. Bawal gyud. Hunted election mga kabrigada. At least diri man gud sa tuwa wala man kayo mga election-related incidents. Kaya ito paano, pero sa ubang lugar yun, diri sa atong rehiyon, grabe yun, kinahanglan yun ang gun ban. Pero mas maayo na lang safe na tanan. Gani. Kaya actually, pila na ko kaagi sa mga checkpoints, i-explain nila kay, Sir, COMELEC checkpoint po, parang ganun. Pwede pa open ang mga window. Oo, kinahanglan eh. No? Sa uban pang balita mga kabrigada, ang mga magtutudlog kawanihan sa DepEd o Department of Education makadawat ng PBB o Performance-Based Bonus isip Fiscal Year 2020. Ang kalambuan ay tabo human ng Interagency Task Force on Harmonization of National Government Performance Monitoring Information and Reporting Systems nga mi-assess sa departamento nga kwalipikado alang sa tinuig nga insentibo alang sa performing agencies. Sa pagkumpirma sa DepEd nga kwalipikado sa AO25 IATF, ang DBM mupadali sa pagpagawas sa mga bonus. Ang mga school-based personnel maoy unang makadawat sa ilang bonus. Unyang SDO-based personnel nga nakadestino sa mga eskwelahan nga maoy musunod, gisundan sa school division offices, regional offices, ug sa katapusan ang central office. Wait lang! Performance-based bonus isip 2020. 2022 na takaron. Dugaya ba na? Oo. No, dapat talaga mga ganyan. You know, performance-based bonus, let's give it 1 month of assessment. So, dapat January 2021, dapat nahatag na siguro gani. Sa mga teachers. So, deserve man na sa mga teachers na. Tumurag, dugay ra kaayo ang 2022 na. Layo para kayo. Mahatag pa ang bonus. Itong 2020. So, ang 2022 na bonus, 2024 pa. Baka. Pero sana, di ba, mas paspas ba? Kung every year, ihatag na to December, i-assess na to sila by November. Luoy kayo mga teachers, mga kabrigada. Kaya syempre, sila ba yung pinaka-isa po sa apektado karong pandemya. Nga kinahanglan nila mag-double ang effort, triple ang effort, mag-add to sa mga balay, manawag sa mga nanay, mag-encourage ka mag-module. So, lisod yun kaayo. Pero kung DBM ang good, this is a national budget. Dili ni siya local. Local, hindi. Pero
lami manggutuuhan na dili unta ta magstick sa palakad ba sa gobyerno na dawato nato ay kay gobyerno dugay manggud na. Oo, nang ganung mentality. Ano anak man, no? Yun ang excuse lagi eh. Oo, dugay ah, sa government manggud man dugay, hindi man dapat. Na even multinational corporations gani. Kaya. With a lot of employees, if not the same sa number of government employees, kaya man lagi na tarong ang accounting system. Nganong kita? Kaysa mga LGUs man po, daghan man sila mga accounting diha, di ba? Na department, mga tao. So kaya. Naman tayo accounting staff. Hindi naman isa lang sa national lang. So naaman gid per region, per city. So kaya na nila i-organize. Sa tinuod lang, maugid na ako ang gusto mabalaan ba? Ang punot dulo. Nga nung pag-ingno nato, gobyerno, dugay. Yeah, okay lang. Gidawat na lang nato na ay gobyerno, dugay mo yun. Kaya nang i-hire good kanila mag-serve para sa mga activities. Sa kita na experience. Dawato na lang ni mo na 2 months pa ni. Oo, nadili dapat. Oo, hindi dapat. Dapat gani pag-gobyerno, mas paspas. Kaya na ay budget. Kaya na ay budget, kita ang gabayad sa itong tax. Palatad yun na budget, di ba? Tax na ito na. So dapat mas paspas dapat. Although national ni, so dako kayo siyang plansyahunon. Pero, unta no, dili na ito dawato na okay na lang na dugay. Magsugot siguro sa ito ah. Nga dili ta mo sugot nga. Ah, exactly. Pwede siguro i-ano agad uy. Exactly. Oo, diba? Kasi may kilala akong ganyan, dili siya magsugot og hosan do di mabayran. Oo. Tinuod na. Hindi kay ako, right man ni mo. Mga kalilangan 2020. Nag-ask jud ko, wala kasi akong pera, kailangan ko ng pera. Kaliwaan ba to? Pero na ay mga organizers na sila na lang mo sa. Oo, nagatapal na lang. Dili gihapon. Hindi tama. Kaya syempre sila na po ang magugod-gugod sa LGU. So dapat i-process dyan na after payroll dayon, di ba? Kay naghatag og service okay, tao. Okay, no, before mang good ana, na plan siya naman, nilalista naman na kung saan ang mga kinahanglan. Na. So dapat ma-release na siya, budgeted na siya. Ano ang term nila niyan eh, cash advance? Oh, dapat i-advance din mo itong budget din mo para ma-release tayo. Oo, pero kung wala pa may head atong city treasurers. Oo, yun lang. Pero mamaya, kay wala pa yung napili. Natay makauban taga CTO, mga kabrigada. Hi. So, standby. Napangutan ako gahapon eh kung pabor ba ta nga taga Jensen po dapat atong mga ipang hire. Kaya naging problema lagi karon dili taga Jensen, dili qualified. Mm-hmm. So dapat pa taga Jensen. Ako oo, lalo na pag LGU nato, kung na years of experience diri sa Jensen, taga Jensen mismo, dapat mo yung nasa loob na lang ng office nila dapat, correct, no? Because i-promote sila na lang. Man ang nagserbisyo. Oo. Oo. At saka sila na yung mas may idea ng anong kalakaran sa loob. Oo. Mm-hmm. Sige, sana taga Jensen para at least, di ba? Murag nanay tulo eh, na qualified. Karon. So, pagpilian na po. Sige, hulato na ito na kay daghan na kayag natenga na po kay walay mo pirma. Oo. Oh, Mga kabrigada, chill lang ta. Relax lang. Ito Friday morning. Kay hapit na po mag-weekend. Mubalik pa ang Morning Hataw with Justin and Dale. Ang gihon dito ni Idol Brigada Elmer, no, walay ma-face out, walay makulban. Kulban. Tama ba? Kulban? Kulub. Kuluban. O kaldero. Walay ana. O ganun sa face out, mango, diretso na ito. Unsa ba ito ang gina-face out? Yun, na gusto na ito ma-face out. O na yung mga lakang na ginahisgutan anang face out. Tricycle. Di ba? Mauma na. Ako, face out, ibig sabihin? Tanggalo na. Alis dan na. Ah. O it's about time na wala na sila. Oh. Ako personally, even before, dili ko gusto ma-face out siya. Mm-mm. Because magamit na ito na sa tourism. Oo. Maunang experience. Tuk-tuk. Yes. Di ba sa Thailand? So, diri, tricycle. Oo. Nasa ubang nasod gani, ginagamit nila ilang mga traditional transportation to serve as their tourism attraction pa din. Oo, pwede. Pwede po sila maging tourist guide yun na to. Oo, magbuo lang ba? I-organize ba? Diba? Oo, ipulong, istoryahon. Gwapo ni Kunay Citizen Summit. Oo, actually, mo yun na. Kay daghantag mga nakasturya na tricycle drivers na wala mang yun daw, gipangutana. Wala po, nadunggan wala ilang. Wala nadunggan ilang side. Kumbaga, kung na ay madunggan, kanilang lahilay managtoda. So, isa lang katoda, duha lang katoda. Ngano dai kung ipatawag ang tanan leader sa toda, kaya man siguro parang nag isa ka agaw. Kay sila. Kay parang ano gud sa pagadian ba ng ana ilang tricycle pahayang. So, pwede natin, di ba, i-enjoy yung tricycle natin kay iba po siya din sa Jensen. Agreeable man na itong mga tricycle driver if madunggan lagi sila. Kung kabalo sila mag-cooperate. Oo, if kahit papano, isa sa ilang mga gusto mag-grant na sila matagaan sila o ganibang
pride po nila na tricycle driver sila. Kay tungo na lagi before pandemic, muabot ko daw nag 700, 800 ilang kita. Oo, ilang... Net na nga, human na ang boundary, Ana. Humana ang gasolina. Oo, sumaw daw ng daghan ang gusto mag-tricycle driver. Kaya yeah, chill lang. Daghag na patapos ang eskwela na mga anak nila because sa pagiging tricycle, imagine, di ba, 800? Drive-drive ka lang. Drive-drive ka, libot-libot ka lang. Tapos, ang gwapo po sa'yo, mag-chika-chika lang kasi mong pasahero. Oo, kung kita, we prefer baya tricycle. Oo. Kung ako, kay... Kumpara sa mga taxi, ganyan. Oo, jeep, o, diri sa Jensen. Kaya syempre, ang dala na to, labaw na diri sa ato ang city proper, gagmay man. Gagmay, o kung mubaba ta, let's say jeep, kaya ang jeep, di man pwede mo sulod ng iskinita. Kanto lang. Kanto, so maglakaw pa ta, mo nang napaisikan, unlike, ana, so double ride. Unlike yung tricycle. Door to door, kita lang ba i-enjoy yun? Ano, Davao City, wala na eh. Oo, wala. Kita, Jensen, pwede na ito na ma-organize para tinuod to, wala yung ma-face out. Kaya man siguro sabay-sabay tayo uusad, di ba? Oo. Maghimot ang sistema, kaning franchises, kwaon ang tarong na index kung pila ba yun sila, ang ginhangyo sa mga tricycle driver na ang tricycle sa Jensen, taga Jensen Region, dili makagawa, makasulod ang ubang province, which is fair. Oo, di ba? Pero ganun din naman, kung kasi katulad sa Pulomulok, ma-identify kay orange ba sila? Nga, diri di ay sa may Maasim Kiamba area. Pulomulok, yellow, no? Orange, yellow. Parang ganito, sa may Kiamba, specific ang color shade. Sa may Kiamba, pula. Ano ka, nice, red. Pero blue man yun ta, kay tuna man, yes, blue. So, lahilay lag shade pa nagsa. At least ma-identify ba, na di, dahil basta-basta ka sulod. Dagang solusyon, para sa ko, di yun kailangan i-face out ang tricycle. Kung magdugang man ta, kaning Egypt, kailangan pa ayusun. Kung sa, kay na po yung mga reklamo na mahal po lagi, kung bayran sa driver, kung sila magkuha, dako pa kayo, taas kayong sabi panahon. Sabi kong bibili nila yung jeep. So, kinahanglan pa na ma-plaster pod. Pero, karoon ang pinakadaghan o major transportation nato is tricycle. Kanang i-organize, tarungon. Kay kung face out atong solusyon, hala, nabatay alternative livelihood para sa ilaha. Daghan kayo na sila daghan mga kabrigada niya na inagasalig ng mga pamilya sa ilaha. So, untamahan ay ning ani mga plano, mapaminawan ang both mga suggestions, diba? O, dugay na kayo ni. Dugay na nga problema. Wala kayo nahitabo na Citizen Summit about that. Kahit siguro tricycle lang. Tricycle Driver Summit. No, ganun. Oo. Diba? Start kanang sectoral summit sa bawat kay sector. Kay dako ba kaayong na sector ang transportation? Labi na ang tricycle. O vital. Kung okay ang ginaingon nila, ang transportation, kung sa lawas pa nato, muna sila ang mga veins na agihan. Transfer sila ng one anything to another. So, ana siya ka-vital para sa isa ka syudad. Di ba, so, kung sa ibang nasod ta, tanawon man gina to, paano ta maka-transfer? Paano paspas ba? Dali ba ang pag-commute dito? Mga na isa sa consideration. Yun talaga pag nagta-travel. So, bigay natin sa mga travelers soon na ito ang transportation mo sa Jensen. Kaya kung gusto nato maging next Singapore, kung gusto nato na maging tourist destination ang Jensen, isa sa pinaka-importante dira, ang transportation matarong. At saka something regional na Pilipinas talaga. No? Ako ang tricycle, nice gyud. Pwede na ipa-contest, pa-designan sa mga pero artists na dito lang talaga ang tricycle sa Jensen na ganyan. Oo, ang itsura. Kaysa Marbel, iba din. Yung tricycle nila, tricycle direction pero ang Pulomulok, same, no? Same. Siyempre, dikit man yung kaayo. Baka ganit pati mga malungon, malandag, may mga ganyan na. Oo, at least na lang, dire, kung point to point, ikay ka mainitan. Mamang ginatong kinakalaban, ang init gyud eh. Naalang gyud po yung mga tricycle, nag-uotpod kaayo. Naapod. Dapat mas standardized. Labi na kung ako, no? Musakay, dako kay kumuana ako, musakay. Dugay, pataya, kay kapoy na din magimang fetus. Diba, 6 no ang capacity. Anim talaga dapat. Tapos standard yun dapat ang itsura niya. Karon babalik na sa 6 ang capacity? Yan ang hindi ko alam. Hindi ata na-declare yan eh. Hindi tayo din kasali sa no-vax, no-ride policy. Dili po dyan dapat para sa ko. Wala tayong ganun mga kabrigada. Actually, ginahatag di ay sa IATF, sa mga LGU, mag-request sila. So far, atong LG, wala yung ano. Pwede. Which, agrita dito. Totoo. Agrita dito, kay dili pwede na no-vax, no-ride. Luwi kayo itong mga... Kaya mga drivers di ay na dili pa vaccinated. Basic po na. Basic po kayo na ang kontrobersiya gani karon kay ang head sa isa ka government agency, wala nagpabakuna eh. Pao. So, nagsagutan din sila ni Drilon eh. Sige. Mga kabrigada, init yun kayo ang mga balitaan karon pag-abot sa COVID-19. Pero, grabe po dyan, kainit ang panahon. Diri sa Jensen, sa mga milabayang araw, no? Kadaghanan sa tuwa. Nagapangita og tugnaw nga mga beverages
pagtigbaw sa kaugaw. Huwag mo sa niini mao ang Bugo Juice. Karong butag ubananta ni Kent. Kung asa pwede makapalit og barato og fresh nga Bugo Juice sa Jensan. Kent! Ning milabay ng mga adlaw, nakasinati og init nga panahon ang Jensan. Matag init ang panahon, halinun ang mga lamig nga mainom sama sa Bugo Juice. Apan asa ba kita pwede makapalit og fresh Bugo Juice sa Jensan? Dini sa Fernandez Street sa Barangay Lagaw, Jensan, nagabarog ang tindahan sa mga nagabaligya og presko nga buko. Sa 10 pesos, pwede na nimo ma-enjoy ang ilang presko nga Bugo Juice nga dunay sagol nga gatas. Apan kung trip nimo ang puro nga coconut water, walay problema. Kinaga-offer sub sila. Duno sub sila yung Bugo Juice nga anapa sa mismo nga butong. Si Joem, nibiyahe pa sa Barangay Lagaw arong makapalit og fresh Bugo Juice. Makaano man yun siya, makawala sa guhaw, sir ba? Mawag yun na akong ginabalik-balikan o mawag po na akong purpose po. Samtang si Garcia, puro nga Bugo Juice ang i-order. Kay matod niya, kami, mag-usya ko kung puro ang imuhang kuan, kung puro ang imuhang paliton o inumon kaysa butangan ni mo mga gatas-gatas na. Dahil di siya kay, manuhan mag-git ni mo ang kalami sa bago ni mong kuan sa buko. Bagong panit, bagong pupo, ano ba, para sa kuan nga na baligya ka, niya, pila na kaadlaw. Ang mga empty coconut shells, ginapangolekta usab ni Nong Jonathan arong pagkagamiton sa uban pa nga butang. Sugnod, pwede pang, kuan eh, pang, sari, pang abuno po sa mga punuan, saging god, kanyang mga panit. Ang pagbaligya og Bugo Juice ang nagunang panginabuhian ni Jenny. Maong tahong hangkit alang kanila ang pagpugot sa quarantine restrictions ni milabayang mga tuig. Kay wala man kayo tao ang ano, nga mamalit tungod aning balita sa COVID. Pero sukad nga nagbalik normal na po siya, daghan na po nabalik kung ano, pero daghan po muingon nga, nagpasalamat sila nga nabalik po may baligya din kay, siyempre, naanad na ang tao magbaligya na malit o buko. Dulaw sa Bandom, ang 23 anyos ng buko vendor na si Jamil. Ang gusto na mo sir, kang kuan, matagal may upwesto na karang permanente na kuan, karang tanan buko vendors, isa lang sila dito sa kuan, pwesto. Parang ka lang sa buko, kuan, dyan sa Balot Park. Ako si Kent Abrigana, ug kini ang Morning Hataw. Nako, labi dyan kayong Bugo Juice. Kung mapalit kag Bugo Juice sa mga restaurants, mahal kayo. Kang mahal na. Burakay. Hasta. Parang 300 yung isang ganun. Tag-bainching ko lang man isa mo. Ah. Ano mag na sa ubang nasod? Ka na bang rare? Oo. Special. Dili. Sa... Ado lang kag farm. Lalang sa Silingan. Sa Boracay man, good, mas mahal sila sa mga foreigner, sa Pinoy, mga 120 lang. Akin kamalo sila, ay, may ko to ah, nalang ni Samubukin. Ching ko lang na si Z, oo. Pero, lami jud kayo na dagan kayo siya gamit ba? Yes. Buko salad. Nung New Year, nagbuko salad kami. Actually, kung gusto ni mong natural electrolytes, natural na pangpasaka sa imuhang... immune system? Sige, binitay buko. Buko juice, yun na. Kung kaning athlete ka, gusto ni mong sugar dayon, diretso sa imlawas, mas kusog pa na o mas effective pa ng buko juice kesa mag-Gatorade ka, Pocari Sweat, kanang-tanan na makakulukto ka tawag yun. Nito. Mas effective so, kailangan natin juice. Yan ngayon, mga kabrigada. So, inom tayo. Ginagawang lamao. Alam mo yan? Oo, buko juice, tapos slice-slice na. Sa amno. buko, yung tubig ng buko. Tapos haluan mo yan ng orange na soft drinks. Salad? Dili, orange na soft drinks. Tapos ikatong laman niya, ilagay mo doon. Tapos doon niurog na sky flakes. Lamao. Oo. Lamao. Merienda yan. Hindi lang sa baboy ang mga lamao. Look at me. Baboy lang. Gawa tayo ng lamaw dito one of these days. Sige. Para ano, hataw sa kainan express. Patikimin natin ng lamaw si Dil. Sige, next week agad yan. Okay. Pwede, patikman na ito mga nang bababoy. Nang bababoy sa atin. Sabi nga eh, nag-post nga ako, di ba, na baka merong gustong mag-guest dito for Bida Kabrigada. May nag-comment, pwede po ba yung friend kong pabida lang? Bida-bida. Wow! Gusto na ako to. Ipag-guest na to. Sige. Ipag-guest na to. Dagan kayo itong mga ingan ng mahugot mga kabrigada. Pero niya na ang itong hugot of the day. Yung ex mong sabi, hindi ako mabubuhay kung mawawala ka. Pero hanggang ngayon, humihinga pa. Woo! Gising pa, buhay pa. Walang hiya. Hindi, pero maugid, go down na.
na at that time, heartbroken ka. Feeling hindi mo ka matsunun ka. Feeling hindi mo anak. Ako may kilala akong ganyan. No? Akala ko mamamatay na. Feeling hindi mo anak. Pero, akala mo end of the world. Ano lang ginaw, Ana? Every day, as long as nagaginhawa ka. Nanitan si Inga ka ginawa. No, na I feel yun. Mag mo connect jud jan sa mga tanan ni mo. Tung nakita lagi na ako na vlog ni Tony, si Jelay Andres. Sa hospital gid siya kay di na kaginhawa. Ay, dili na may kilala din ako parang asawa ko na hospital din dahil sa love. Oo. Kay nag-breakdown iyang lawas. Tapos tinuod, siya. Tinuod na. Tinuod yun na. Kay, buti na lang never gonna experience mo broken ni, heart. Wala lang kaming pang-hospital. Kay, dili na lang ko. Ay, sorry. Biglang nawala sa sarili. Pero bitaw, lisod yun siya. Lisod yun mga kabrigada pag ma-broken heart ka. Pero ang point nito, yung, di ba, pag in love kayo ka, hindi, ako, hindi ko kayo mabuhay pag namamatay ako pag nawala ka. Pero pag mawala, di ay. Buhay pa. Kaya pa. Laban lang. Laban lang yun mga kabrigada. Dito magpaluya-luya. Kung gibiyaan man ka karon, makapangita gyapon ka another person na biyaan gyapon ka. So magbago ka. Baka na, may, di ba, i-assess mo rin yung self mo. Baka mamaya, mali pala ang pagiging boyfriend mo, mali ang pagiging girlfriend. Or mali lang ang napili ni mo. Lisod mang guna na i-blame ni mo yung self. Hindi. Kaya mangyari, Ana. Hindi kasi, di ba may mga boyfriend at girlfriend masyadong seloso. So, buwasan mo yung pagiging seloso. Pwede, pwede ka mag-adjust. Pero lisod na siya na murabag mag-blame game kasalanan kasi mo ang self. Kaya dili, sometimes... Hindi. Laruin mo lang ng konti. Like you. Like me? What? You found someone na who accepted you for who you are. Nagbago ako para sa kanya. Talaga, may mga parts. Pero, in general, na-adjoy mo dawat for who you are. Na-adjoy mo abot. So, pag naay nawala, mga kabrigada, basically, naay mo puli. Pero katong nawala man, good, dito siya para sa imo. Perfect example, did ka sa mga... Ayoko na, pag-usapan. Diba, tinuod. Kaya wala man, good, in general, naling mas specific, necessary things na kinahanglan. Pero, diba, in general, wala. Eh, so, makakita, good, o mag-accept sa'yo kung unsa ka. Kaya mo na, kanina ko ginawa. Just be yourself. Podcast o YouTube. Dili daw yun dapat na i-blame ni mo yung sarili. Self. Oo naman. Kamahal-mahal tayo. Yes. Kahit ganyan. Oh, diba? Minsan may attitude kang masungit, seloso, pero na ay mga tao na okay lang to sa ilaha. Kanabang ang apan ni mo. So maghanap kang ka-match, Jude. Oo, kay tanan tao na ay apan mo. Na ilagay apan? Na ilan. Oo. Sige, ini ka ng dili good thing thing about you. Tanan tao na ay apan. Pero na ay ubang tao na katong apan ni mo okay na sa ilaha. Niya. Okay na po sa ilaha. Ana, so kinahanglan. Kunyari, pala-late ka, okay lang sa kanya. Okay lang. Oo. Exactly. Patient ang tao. So, napong kayo makita, di ba? Ikaw, anong klaseng partner ka ba? Hindi ko alam. Ako na lang mag-describe. Hindi na lang. Sige. Mga kabrigada, kung wala man kay uyab ka ron, ang pingi imong kaugalingon para pag niabot na siya, barong imong lawas. Di ba? Oo, para mo barong. Kinahanglan. Inumog nigari. Ipapatak lang po ang nigari sa isang baso ng tubig, mga kabrigada. Kung gusto niyo naman isang litro, pwedeng 20 to 40 na patak. Sa nigari patak mineral para sa inyong mga inquiries, na mo'y pangutana, mauna among hotline number 0970-2777-730. Yan. Tawag kayo dyan. Pwede kayo magtanong dyan, Anli. Anli questioning. Ah, talaga? Kasi katubagan na. Mga taga pharmacist? Ah, hindi, hindi. Oo, mga brand managers. Okay. Sige, mga kabrigada, di alam mo, kay magpadayon pa ta sa mga tawanan, kulitan, kwentuhan din sa Morning Hataw with Justin and Dale. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know, and there's just no getting over you. You know around and away for you.
Hi guys. Okay, pakilala niyo muna ang inyong mga sarili. Ikaw na, ma'am, please. Ayan, so, hello mga kabrigada. Uh-huh. Ayan, so ako po ang vocalist ng Mayana Band. So, I am Marge and of course, ano ba? Sino kayo? Oo, oh, sabi. Hi, good morning. I'm Reggie. Si Reggie. I'm Kenneth. Kenneth, tama. Okay. And? I'm June. June, ayun. So, ang Mayana Band, mga kabrigada, maragdugay-dugay na ni Dinhi sa Jensa, no, nagatugtog. And ano ba yung mga tugtugan talaga ng Mayana Band? Iba-iba yan eh, pag kada banda, di ba? Ano sa man itong inyuha yung ma-i-offer sa mga audience na to? So, para kami, show band. So, mga piniplay po namin ay mga upbeats. So, opo, nagsasayawan yung mga tao, audience namin pag kami yung tumutugtog, guys, sa mga events. Mm-mm. Pag feel namin na parang ay kailangan nila ng pampahype. Ayan, so magpa-play kami ng mga upbeat na songs. Okay, medyo na part ng EO na wala mo ng mga live entertainments ngayon. Bahagi, yes, kayo sa mga naapektuhan ato. Ano ang reaction ninyo pag gawas ato ng EO? Na ano, nakakalungkot talaga. Oo, super. Syempre. Kasi yung iba sa amin, yun yung ano, yung bread and butter. Buhay, oh. Yun. Ako kasi student pa ako, pero sila kuya. Yung mga sila pamilya kanin, na. Sila ito, walo na anak nito. Ilan ito? Ang dami. Walo na pala kuya. Walo na ito. Pero sige, pwede pa rin kayong i-contact for wedding, celebrations, mga birthdays, kasi allowed naman mag-event sa mga venues. Paano kayo namin mami-message? On Facebook ba or contact number? Go ahead. Yes, so pwede nyo pong i-like yung Facebook page namin, Mayana Band 2.0. And of course, pwede nyo rin po kami i-contact via text. So, yung band leader na po namin na magsasabi ng contact number namin. Number niya yan, oo. Contact lang kayo sa, ano, sa number ko, 0910-7651-524. Ayun, 0910-7651-524. Yun mga kabrigada, sige. Merong mga dapat i-greet, i-thank you. Go ahead, guys. Thank you sa, ano, sa pag-invite sa mga dito, sa guest, o sa akong pamilya. Nagkatanaw ko karon, greet na ako akong wife, Juna, o sa akong anak, Gina and Rihanna. Good morning, guys. Kaya pala minam-mam siya ni ano kahapon, ni Ford. Okay, teka lang. Sa pag-gig natin sa mga bars, ano yung pinaka-requested na ano? Pahirang kami ng requested na masakit na kanta. Pang broken-hearted. Paubaya. Paubaya. Pwede ba kami makahingi ng sample nun? Ah, sige, paubaya. Paubaya ni Moira, mga kabrigada ng Mayana Band. Go ahead, guys. Bawal umiyak, ano ba yun? Pasensya na? Oo, ayun. Hindi. Hindi. Saan nagsimula? Ako na lang kayo mag-vocalist dito. Charing. Sige. Saan nagsimula? Bago ang lahat, ngayon na wait lang, parang di kami makarelate na naging dapat. Ba't di mo sinabi na merong iba? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Aray, ang sakit nga
namin mga kabarigada. Baka may umiyak. Oo, baka maaga pa. Nawala ng gana magtrabaho. Pero mabitaw usahay, kinahanglan na itong magpaubaya, no? Mag-let go on the let God char. Sira, dagang salamat, Mayana Banunya. Makauban pa nato sila mga kabarigada. At syempre, kung kamundiha gusto ninyo mag-guest po din isa mo, pwede min ninyo i-message ang mga Facebook account. Samtang, mga kabarigada, usa sa pinakapaborito natong merienda ang turon, labi na ko na ay langka. At ito ang ubanan si Clarice Morales ng Itaog Lami na turon with langka sa Hataw sa Diskarte. Kung kamo taga Pulomolok, sigurado nga inyo nagayod ni na tilawan. Tungod sa sikat na kini, ug subok na gayod ang kalami. Wala na'y lain pa kundi ang Pulomolok's best nga turon and jackfruit. Taas nga pila, apilan pa og kainit sa palibot. Apan, dili kinibabag para sa mga takam na takam nga makakaon sa ilang paborito nga merienda. Kung makita na nimo ang mga turon nga anaan na sa kalaha nga ginaluto, apilan pa og kahumot sa mantika, sigurado, pilahan gayod ni nimo. Ang mga nagapila, tagaan og queuing number para dunay sistema sa pagpalit. Matud pa sa tag-iya, 13 years na sila diri nga nakapwesto. Busa, ilado na sila sa kadaghanan. Initial abi na sa amo nga ngalan. Ang tour jack is turon with jackfruit. Oh, jackfruit. Oh. Mag dire sa gawas kami dira 12 years dire naka 1 year pa lang kami dire. Oo. Tuna sa daw nagasulay og luto pareha sa ilaha. Pero wala kini milampos. May amo si. May gasunod man pero lahi man gid daw. Ito inyo ka. Mm. Kamuna namin ko lang inyo mga business. Oo. Oh, kasaho man sila. Kasaho man sila. Pati ibang nga mga lugar, kasaho man. Kay ga-abroad na gani ni Amon Turon. Kami lang ang ari din sa Pilipinas. Ang una nga ginkantuan, Dubai, tapos Hawaii, ng Japan, Hong Kong. Ang last niya sa Canada, gidala. Sa usa ka taga Pulomolok, ginabalik-balikan gayod niya ning Turon. Opo. Lamigid siya, ginabalik-balikan. Opo. Pag-abot sa merienda, usa kini nga paborito na kaunan. Dili lang ginabalik-balikan, kinadayo pa. Dami nilang saging diri. Oh, the best nilang saging. Actually, wala gid nami pag nag-aato gid mig Marvel or uli mig Jensen, nag-aagi gid mi diri. Oh, merienda na mo kay healthy manggod tapos lami pud. Sir, permanente ba mo papalit diri? Oh, permi mig hapit diri. Kay lami manggod lang kon. Ah, okay. Kauban ako. Anyway, unique mong ganda niya lasa sa manan. Sir, nakapagyahe pa din mo. Lagi like, ma'am, crispy kayo siya ba? Crispy kayo, tapos juicy sa sunod. Oo, oh, mo dyan ma'am. Ang wrapper dyan niya ma'am, lamin dyan ang wrapper niya. Lami kayo. Mga kabrigada, usa lang kini sa mga daghan pang garbo sa atong rehiyon. Gikin lang kini sa isa kagamayng pwesto sa una. Karon, tunan ay dako nga pwesto. Kapamatuod lang kini nga kung sige-sige lang kita sa pagkayod. Dunay dakong balik ang atuang makabtan pag-abot sa adlaw. Kini si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Nagang salamat Clarice Morales og sa mga hilig og turon with jackfruit. Asa ba na? Straight ka? Nagdagan diha. Sa highway, meron ako nabibilan dyan, tag-520, lami kayo. Alin yan na? Oo, basta before yung bundok ko na may police station, di ako nagapalit. Mm. Lamig yun pag nailang ka. Lang ko. Ano nato na eh, comfort food nato ng mga Pilipino. Yes. Kanang anytime, mapalit lang ni mo. Tapos wala parte lang din ni mo Coke. Oo, oh, so kinahanglan yun na Coke na nasa cellophane. No? Oo. Oh, oh. Na yun ang partner na madili. Pag dili mo mahurot, itali sa ni mo. Oo, dili na pwede na in can. Na nasa bato. Kailangan cellophane. Cellophane, yun na. Tapos kaunin kang turo na nasa paper bag. Oo. Ano? I-stick mo sa aking sungkito na lang dyan. O, oh, lahi ang lasa niya kung, lahi ang lasa sa turo, naka naging sa restaurant, na i-serve, na plato. Oo, na social.
Hindi yun. Dili, good job. Turon kasi yan. Turon. Turon. Yung sa atin, turon. Oo, dili, pwede. Dapat ang turon, turjak, anak yun. Oo. Ano yung mga anak na pagkaunin. Ganda ng pangalan yan, no? Kung ipasosyal, dili na. Tapos i-level up nila mga ingredients. Wala. Dili na lamig. Dili na authentic ba? Actually, yung store na yung nagpadala yan before sa akin ng maraming turon eh. Oh, kasi ang experience mag-gun. Hanggang ngayon, meron pa sa bahay. Kinakain pa namin. Lifetime supply. Ang experience mag-gun-ana, murag ang kaakibat mag-gun-aning mga pagkauna-naani, imuhang memory itong childhood. Oh, oh. Maunang comforting sa imuha ba na. Naasay dala ba? Oo, oh, kung naisa ko, muna ako ma-remember pag ga-practice. So, mababa. Balik sa imo ang memory na to habang gakaon ka mauna ang pwede nila okay. Na mauna ang mubalik sa may imo. Mga maalala may ganun eh pag may maalala kang lasa may certain memory in the past na bubalik amoy ganun din at saka ang hearing di ba yes. So, mga songs di ba ang senses nato nag-trigger og memories. Ano pa bang pwede? Para sa songs, pag natay madunggan, ma-remember nato someone, memory. Yes, something, ang amoy, somewhere. Memory gihapon. So, ang taste, the same. Nalapog kay memory. Ah, pero nalasahan na kita. Ay, nakita na ko na to. Mali. Okay, mga kabrigada, speak of taste, na ito, masarap to. Gusto-gusto to ng mga bagets, ang Yummy Vit Multivitamin Syrup, pampagana po din sa kaon, pampalakas ng resistensya, pampatalino, pampatangkad, Yummy Vit Multivitamins para sa batang lamang. Mubalik pa ang Morning Hataw with Justin and Dill. Sa Morning Hataw! 722 na sa buntag. Usa ka Morning Hataw sa tanan ng Gatanaw sa Tua live via Free TV Channel 39. Ug syempre sa itong mga Facebook live viewers. Good morning, good morning, good morning sa inyong tanang. Gi-extend ang renewal sa mga business permits hangtod February 28. Subay kini sa Resolution Number 34 Series of 2022 nga nag-extend sa renewal sa business permits gikan Enero 20 ngadto sa Pebrero 28 ning tuig nawalay surcharges ug penalties. Gikonsidera ang extension tungod sa COVID-19 pandemic. Apan sugod sunod semana kinahanglan na ang appointment. Una makaproseso sa ilang renewal. Bahin ana. Atong makauban live via Zoom ang City Government Assistant Department Head Zenaida Galang Eturma. O sa kahataw na morning sa imuha Ma'am Zenaida. Good morning sa lahat ng viewers and listeners ng Brigada News TV. Mama, the last time nakasturya nato ang division sa licenses and permits sa city, miingon sila na dili ta mamahimong mo extend sa business renewal. Unsa ang rason na nganong gi-extend nato ni o kulang ba ang mga ni proseso sa ilang renewal? Oo, hindi naman kasi dapat sinasabi agad na mag-extend until meron tayong reason kasi ang batas nagsasabi na kung nakikita ng city government na dapat mag-extend because of reasons, doon pa niya sasabihin at kailangan pa yung ipa-approve sa sanggunian. So as of that moment siguro hindi pa na-achieve yung inaasahan na mag-renew kaya niya nasabing ganun. Mm-hmm. Unsa ang naging basis nato for the extension, ma? Of course, aside sa alam natin na may pandemic, medyo hirap ang mga tao. Tapos, meron din tayong mga konting glitches sa ating nilaunch ngayon na online application process. Siyempre, yung ating interconnectivity, alam naman natin may problema tayo minsan sa internet. And yung third reason is medyo hindi pa natin nakuha yung tamang amount and number ng mga applicants or taxpayers na dapat magbayad. Mm-hmm. Kasi at that moment as of kahapon sa inaasahan natin na 11,801 na magre-renew. Yan yung ating 2021 na mga tax business permits. Mm-hmm. 2,000
341 pa lang ang nakabayad. Parang mga 20% pa lang ang nakabayad. As of kahapon na yan, ha? Kasi na-renew na yan. Mas mababa pa yan na-extend, no? Mas mababa pa yan before na-extend. Kasi dun sa total na 11,801 na dapat mag-renew, ang nag-process pa lang as of kahapon ay nasa 7,470. Mm-hmm. So mga 63% pa lang ang nag-process. Pero sa nag-process na yan, 19% pa lang ang nagbabayad. Kaya talagang tama lang na in-extend ng city government as approved by the mayor na hanggang February 28. Mm-hmm. So kung dito sa 7,000 plus na nag-process na, ma'am, paano di ay ni maabot sila sa point na mubayad na ug unsa kadugay ang processing until sa naanay mahatag nga bayad sa government? Actually, kung siguro na tayo kahapon, kung hindi tayo nag-extend kahapon, mapipilitan talaga yung ating mga taxpayers na magbayad or else mape-penalize sila, di ba? Mm-hmm. Kaya lang, dahil nga naramdaman din ng city government yung hirap sa paghabol na makabayad sila within kahapon, na-extend siya. So, yung inaasahan natin na ma-income sana ng city government na mga 119 million na hindi pa nakolekta, dapat nakolekta kahapon, hanggang February 28 natin asahan na makolekta natin yon. Kasi ang mga taxpayers naman, iwasan talaga nila ang penalties. Yes. Oo. Pila ba dapat ilahang bayran, ma'am, sa business processing kaning pag-renew? Ay, iba-iba kasi ang mga fees. Una, depende sa mga fees na dapat nilang bayaran. Iba-iba yung mga rates noon nasa local, nasa amin yun. Tapos, iba-iba rin ang mga fees per type of business, no? Pero ang pag-renew ngayon ay napakabilis na dahil online na. Yes. Kung wala lang problema sa interconnectivity sa internet, mahaba na yon. Mm-hmm. Ma'am, dito sa mga wala pa kabayad, unsa ba na, mostly micro, small and medium enterprises o katuwa-tuwa ang mga big businesses diri sa Gensan? Yung data ko hindi ko na-classify kung kung big or small businesses, no? Himayin ko nang gayon ang data ko later. Sige po. Dira po nato mabalaan kung apektado ba yun sa pandemic ang mga micro, small and medium, maong wala pa sila kadiretso sa pagbayad sa ilahang renewal, no? Pero ma'am, kaningi mention na nimo na online processing, na ayos na ba nato itong glitch? O unsa ba ni, unsa ang proseso para dito sa bag-o pa kayo sa ilahang online processing? Oo, actually, yung mga glitches nangyari lang nung tinitesting namin. Pero karamihan sa naging problema na sinasabi ng mga users is yung connectivity, no? Kaya mas mabuti na kung sa bahay, maganda ang sa bahay or sa opisina, maganda ang kanilang connection, doon na lang sila mag-fill up or mag-apply. Ang nangyayari din kasi, dahil siguro wala mang mga connection ang lahat ng tao sa bahay nila or sa kanilang opisina, ito siguro medyo maliit na mga negosyo, nagtayo kami ng parang kiosk dito sa City Hall vicinity. At dito, syempre, pag limang mga portals, ano ba portals pang tawag dyan? Uh-huh. Doon sila mag-apply. So, kung maramihan, siguro medyo nabibigatan. Pero ang sabi naman ng iba, sa bahay, sa opisina, mabilis lang. Uh-huh. So, ina-address naman yon so far. Naging okay naman siya na proseso. Depende rin yun sa internet connection nila, ma'am, no? But if ever, pwede sila mo add to sa tuwang LGU. Naapoy mag-assist ba dito sa ila, ma'am? Huwag kaning appointment na, via appointment, unsa pud ni siya? Ayoo na ay mag-assist sa ilaha. Ang among staff, mitagaan na mo ang kada porta, kada kiosk na isa ka tao mag-assist sa ilaha. At saka, ang system, very, very simple.
kailangan mo lang mag-prepare ng email address mo. Dapat active yun. Active din yung mobile number mo. At saka yung handa mo nang i-input doon sa system, yung actual amount of gross sales mo or receipts mo noong 2021. Yun lang ang data na dalahin mo. Kung dati ka na, i-update mo lang yung mga ibang mga questions doon. Siguro kung nagdagdag ka ng tao, ilagay mo doon. Pero kung wala na, as is, pag-click mo, makita na yon sa amin sa assessment division ng aming business tax. Tapos i-assess ka na, tapos ma-print mo na or ma-view mo na yung how much will you pay. Then, pwede ka nang mag-click ng iyong apps for payment. Tapos, pwede ka na agad magtakbo na siya kaagad doon sa mayor's office or sa business permits issuance. Mm-hmm. Ma-print mo na ang iyong business permit. Mm-hmm. So, ganun na kabilis. At saka dahil sa pandemic, at saka sa RA 1103, yung ease of doing business, talagang pinabilis, pina-shorten, at saka inalis ang maraming mga requirements. Parang tatlong clicks lang, pwede ka nang makakuha ng iyong business plan. Or tatlong steps lang, pwede ka nang makakuha. Pero online na siya. Mm-hmm. Pero ang bayad, ma'am, dira mismo gihapon sa City Treasurers. Mao ba natong kinahanglan ni appointment system? Actually, pwede siyang online ang bayad. Pag nakuha mo na, pay this amount, sabi doon sa system. Tapos meron kang GCash or meron kang account sa Land Bank of the Philippines. Mm-hmm. Pwede ka nang magbayad. Oo. Ah. Yung GCash namin at saka PayMaya, medyo inaasikaso pa namin kaya hindi pa namin ihabol this time. Pero kung meron kang Land Bank of the Philippines na account, pwede ka nang magbayad agad. Kaya lang napansin banking namin sa mga tao, i-prefer talaga nilang mag face-to-face payment. Yes. Kaya yan ang dahilan kung bakit naisip namin na i-launch itong online appointment. Mm. Hindi naman bukas agad na mag-online appointment lang ang pwede naming i-entertain. Siguro by first week of February, mag-online appointment na kami para hindi sila dumadami sa queuing. Yes. Wala masyadong face-to-face. Alam mo naman ang incidence ngayon ng infection ng COVID-19. Oho. So, kaya yan namin iniisip ang online appointment for payment. Mama! And application. Yes. Kanibang extension na to? Talk ka na ni sa City Treasurers or this is still in coordination with our License and Permits Division? Actually, ang nag-trigger niyan, ang city government talaga, ang Office of the City Mayor, nag-request siya sa Sangkunian na i-extend yung ating business permit renewal process up to February 28. Kami lang ang nagbigay ng mga data or mga reasons bakit kailangan siyang i-extend. Okay, pero sa City Permits and Licenses Division, gihapon nato ni Ma'am. Opo, actually doon talaga ang application. Kami sa Treasury Assessment and Payment kami. Okay. Mama, pila pod ang surcharge just in case di gihapon ni Mahuman after February 28? The usual surcharge is 25%. Mm-hmm. Okay. Malaki. Oo, mahadlok na sila na magpa-renew na ni sila, ma'am. Sige po, let's invite our businessmen na mag-renew na o mag-process na sa ilang mga business permits. Yeah, thank you, Dil. I'd like to invite all our business people to continue your application. Alam ko, marami nang nag-apply sa inyo kasi parang nasa 8,000 na ang nag-apply, hindi lang sila nagabayad kasi siguro hinihintay nila na ma-extend, no? So, wag po nating ilampas sa deadline ang pagbabayad para maiwasan po ang surcharge. At saka, maganda din po na before sana ang deadline, magbayad na para hindi po tayo magtambak or magtapok dyan sa City Hall. At saka, sana i-avail na ninyo yung online appointment system natin para maiwasan po natin ang maraming taong pumunta sa City Hall. Ang importante lang po, magkaroon kayo ng bank account para maka-avail kayo ng
online payment system natin. Mm-hmm. So hanggang February 28 po, asahan namin ang inyong patuloy na pag-apply ng inyong business permit renewal. Daghang salamat, City Government Assistant Department Head Zenaida Galang Eturma. Thank you so much, ma'am. Sa kahataw na morning sa imuha. Init nga panahon ang masinatian sa dakbayan ng Adlawa, bisan sa epekto sa localized thunderstorm. Sigun sa PAGASA, mukabat sa 33 degrees Celsius ang sukod sa temperatura sa Gensan. Hinungdang init ang panahon. Ang Bicol Region, Calabarzon, Marinduque ug Oriental Mindoro makasinati sa epekto sa shear line. Hinungdang sa pag-ulan nga posibleng muresulta sa pagbaha ug landslide. Ang dakong parte sa Luzon, apil ang Metro Manila makaangkon ug bugnaw nga panahon tungod sa northeast monsoon. Samtang ang Visayas ug Mindanao ang apektado sa localized thunderstorm sinungdan sa partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Mga kabrigada, mabalik pa ang Morning Hanaw with Justin and Dill. Sa Morning Hanaw! Pagay ng kapalaran. Aquarius, mararanasan na maginhawang pakiramdam dahil sa pagpapatawad. Ngayon, makakapag-move on ka na. Isang pagkakataon ang darating para magkaroon ng magandang kita. Pisces, taglay mo ang determinasyon para malampasan ang mga pagsubok. Magpakatatag. Aries, ang pagkakataon ay pumapabor para sa iyong love life. Pero ang makikilala ay kilatisin muna ng mabuti. Taurus, ang good events ay mararanasan ngayon. Nasa paligid ang prosperous life. Magiging masaya ka. Gemini, matutuklasan ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa iyong isip. Mangyayari ang inaasahan. Cancer, ang iyong inspired action ay aakit ng money-making opportunity. Matutuganan ang mga pangangailangan. Leo, deserve mo ang tagumpay. Ipamahagi ang pagpapala para lumago. Ituloy ang mga plano. Virgo, masaya ka ngayon dahil matutuloy ang sinimula na negosyo. Increasing din ang income. Libra, mahalaga ang bawat pagkakataon lalo na ang makasama ang mahal sa buhay. Sulitin. Scorpio, nasa kalooban mo ang maraming bagay. Huwag mabahala dahil maisa sa katuparan ang lahat. Sagittarius, pinili mo ang tama at mabuti. Kaya tanggalin ang mga agam-agam. Magiging maayos ang lahat. Capricorn, deserve mo ang buhay na pinapangarap. Makakamtan dahil sa panig, nasa panig mo ang tadhana. Yan ang lagay ng kapalaran natin, mga kabrigada. Ug igawas na mga photos o videos ka pampa good vibes. Tungod kay din sa Morning Hataw. Hataw punta sa lingaw. Kini ang Hataw Anan. Ating mga videos. Itong pangutano noon sa'yo nahitabo. Naonsa man na si Yuan. Ngano ni hilak man ni si Yuan? Sandi, ari atubang, ngano naonsa na si Yuan? Dali, paduol diri. Na- oh, di, si Chandi atong pangutano, si Chandi. Kay kinsay nag-away ni mo yo? Chandi. Oh, pangutano to. Naonsa man na? Oh, nya, giun sa man mo si Yuan? Nabungol. Si nabungol. Yuan na, Yuan. Ngayon ni hilak man siya. Nakuan na lo kaya ko na. Ana, Yuan. Nabungol siya. Sali ka hoy. Oh, di labay mo kuno ni mo kahoy. Nakuan man. Na sige, peso ya ko na ya ko. Ano ay? Mario. Oh. Ana ko. Yuan. Gilabay mo kuno ni mo kahoy. Gilabay ni mo wa. Gilabay. Giyon sa gilabay kanya kahoy? Gilabay man kuno ni mo kahoy. Sorry, Jude. Hey.
Teka. Natuntanan ba? Murag ako na lang wala pa ka panihapon. Play that ass that like a boom 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 boom. Kaya ng mga host sa mga ano. Hindi ko kaya. May isa pa ba? Pero siya ang bida. Oo. Hindi ang hopon. Ang bida niya yung self. Okay na ba? Sige na, okay, okay na yun. Pero katong bata, may future to ba? Abugada. Oo. Gabi mag-defend lang. Ah, meron pa. Oh, sarap naman yun. Nilagang ba? Nilagang baboy? Nilagay itlog. Baka may reklamo pa, organic yun. Sige, umayin na lang ako kain. Ano ulam? Nilaga. Oh, sarap naman yun. Nilagang ba? Nilagang baboy? Nilagay itlog. Baka may reklamo pa, organic yun. Sige, umayin na lang ako kain. Videos niya more open. Dili man yung hataw sa saya. Hataw man sa ano? Hataw sa pogi. Kung ka mo na yung video or photo na gusto i-share, mga kabrigado, pwede na ninyo message sa mga sa Facebook page na mo. Paspasan na itong basa ito ang mga Facebook Live. Meron ba? Hello sa tanan nagtanaw sa tuwa via Facebook Live, Free TV Channel 39, Marvel Cable Channel 21, Sky Cable Channel 35. Hello, Michi Borongan. 4D at Yora. Okay, 4D. Good morning. Good morning sa tanan nagtanaw Facebook Live. Mga kabrigada, unsa man ninyong ginapang-agyan, kalisod man o kalipay, kami ninyong kauban. Lunes, Santo Biyernes, adlaw-adlaw, tutok ramo. Sa morning. Mga kabrigada, January 21, napakahalagang araw nito sa Brigada Group of Companies dahil birthday ni Ma'am Yelsie Yasay Katulpos. Happy birthday! Ma'am Yelsie! Yes! Happy birthday to you! Mahilig talaga sa bulaklak ni Ma'am Yelsie. Ang origin sa pulo-pulo? Planita! Siya kita na gano'n ato. Happy birthday, kumare! Happy birthday, Ma'am Yelsie! Ayan. You know kay si Ma'am Yelsie, no? Oo. Oh, oh. Ano kay chill kayo ba, no? Oo. Sige. Si Ma'am Yelsie po ang may bahay ng, at, ng ama ng brigada. So siya ang ina ng brigada. Oo. Sige. Happy birthday po, og mga kabrigada! Yes! Kauban ang tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa magatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Tutok lang mo sa morning hataw. Happy weekend! Ako si Justine Manansala. Let's dream for a better life. Dream the Jensen Dream. Ako si Dil Bartolaba. Ug di mi mawadaan sa inyo ha? Ug hatag ug mga ugana na muhatag ug importanteng balita ug serbisyo mga kabrigada. Let's be proud of Jensen again. Barug Jensen. Ug kinia. Morning hataw with Justin and Dil.